Magandang araw mga kabagis. Meron tayong bagong project na sisimulan at ito ang pag-aalaga ng bougainvillea. So yung last vlog ko, na-mention ko na maganda palang business ang bougainvillea. So tatry din natin na mag-establish ng isang bougainvillea garden sa Pangasinan. Kaya ito, nag-start na tayo. Mag-re-repot tayo yung mga bougainvillea plants na in-order natin online. So bumili na ako ng mga rare plants o rare varieties ng bougainvillea para tamang-tama na pag-start ng isang maliit na business later. So itong mga nabili nating mga rare varieties ng bougainvillea ay gagawin nating mother plants para doon tayo pag-start na magpadami. Kasi kung bibili tayo ng mga malalaki, medyo expensive, lalo na yung rare plants, masyadong mahal. Eh, kung nagsisimula pa tayo, kaunti pa yung puhunan, mag-start tayo dun sa maliliit na na-establish mula sa cuttings. Itong mga rare plants na ganito, mga kabagis, ay mahal. 300 pesos bawat isa. So, kung yung malaki-laki na, expect na 1,000 plus, o mga 5,000 na yung medyo malaki-laki na marami ng branches. Pero para makapag-start ng maliit na negosyo ay simulan natin dito sa ganitong size. 15 lahat ito. Ang gagawin nating starter plants. Then mayroon pa akong i-order another 10 varieties na rare para sa susunod na buwan. Hopefully may bigay nung pinagbibilhan ko. Ito nanggaling sa Bulacan. Dineliver lang through LBC kaya medyo may counting nakikitang effect doon sa pag-deliver niya through sa mga boxes na ito. So ito mga kabagis yung mga variety, ito ay Vietnam mix, hindi ko pa alam yung kulay ng bulaklak nito. Tapos ay ito ay Vera pink. So meaning pink yung kulay ng bulaklak niya. Ito naman hindi ko mabasa yung nandun sa loob na label niya. Pero maganda na yung plants. Rare din yan. At ito ay winter melon. Ito yung bulaklak niya. Medyo damage lang nung sa pagka-deliver niya dito sa package. Ito naman yung Vera orange. Ang variety nito. So yan ang first 5 na nabili. Ito naman yung another 5 set pa. Ito ay orange ribbon. Yan, hopefully rooted naman siya, mabubuhay naman siguro yan. Ito yung ikormosang. Ito yung tanglong pink. Ito yung, ang ganda nito, itong Vera white, nakita ko dun sa YouTube, ang ganda ng kulay nito. At ito yung isa ay maharajinda. Maganda rin ito. Yan yung bulaklak niya. Na-damage nga lang sa pagkaka-deliver. Ito yung medyo marami na daw available. Ito naman ay tigwa 100 pesos per plant. Pero rare din siya. Lime white. Yan. Magandang panghalo kasi pag nag-graft. Itong isa naman ay white din siya, kaya lang sabi nung supplier ay nagiging pink pag nagmamature yung bulaklak niya. Itong isa rin ay tinakalagay yung label niya, pero nandun sa picture na pinadala sa messenger, titingnan ko na lang doon. Itong isa ay star purple. Ito, star purple yan. At saka itong last pang 15 ay lilac. So yan ang color ng bulaklak niya.
So, ang gagawin natin mga kabagis ay iriripat natin. Ito, nakabili na ako ng mga paso. Medyo limited kasi yung time ko dahil nasa trabaho. Ito mura yung nabili ko na paso na pagtatamnan. 80 pesos bawat isa. Medyo mahal kasi rubberized yung klase ng paso. Then, meron natin rin tayong mga media. Ito yung nabulok na, parang compost. Then, partially decomposed na ipa. Ito yung mix na mayroon siyang carbonized rice hull. At ito yung isang sako na medyo fresh pa na rice hull. So, paghalo-haloy natin yan, kasi ang kailangan dito sa bougainvillea ay medyo porous yung media niya. Madali, dapat madaling mag-drain para hindi mamatay yung mga roots. So, ang gagawin natin mga kabagis ay mag-mix muna nung planting media. Mag-measure muna tayo mga kabagis ng yung medyo fresh na rice hull. Isang 50% yung gagawin nating mixture. Kasi nga gawin natin yung medyo buhag-hag yung medium para lalo ngayon tagal nag-start ng summer. Pero dito sa amin, dito sa Benguet ay araw-araw nang umuulan. Although mayroon namang bubong itong rooftop. Kasi dito ko muna palalakihin. Pag established na, itatransfer ko sa Pangasinan kasi medyo maluwang-luwang yung area doon na pwedeng gawing bougainvillea garden. Dito sa batya, sana magkasya. Halos na puno na. Marami pala ito eh. Then dito sa compost, kuha tayo ng 25%. So 25% dito. Ito ay mga manabulok na kwan, dahon ng alnos na legume tree, kaya batas ang nitrogen niya. So yan, kalahatin itong paso. So idagdag natin dito, na hindi yata magkasya. Laki kasi itong yun. Tapos dito sa carbonized rice hull na may lupa, ito yung commercially available. Ang tatak niya ay loam soil, kaya lang hindi naman loam soil ang tawag dapat dito. Meron din siyang ipa na nabulok, kaya pagsasamahan natin. So, i-mix. Kailan? Ang problema ay hindi na magkasya dun sa batya. Kaya mag-improvise tayo. Ito na lang sa plastic. Mag-mix. Yung may carbonized rice hull. So ang gagawin natin ay mimix ng maigi
para yung tatlong components niya ay ma-mix. Yan, hindi na maglagay sa pasok. Ito pala mga kabagis, yung mga pinili ko, may kasamang cuttings na libre. Yun ang kagandahan doon sa pinagbilhan ko. Tingnan natin kung ilang piraso yung kwan. Ay, ilang piraso ng cuttings ang ibinigay niya. Marami-rami rin pala yung cuttings. Hindi kayo, oh, mga panito yata. Mga 10. 2, 4, 6, 8. Ah, hindi lang 10, sobra. So, itatalim natin yan separately. So, ang gagawin natin ngayon ay maglagay dito sa pasok. Pinadagdagan ko yung butas niya kasi tatlo lang, pinagawa kong 6 para madaling mag-drain. Pero pag negosyo, hindi maganda itong ganitong pasok. Mahal, 50 pesos bawat isa. Itong Vietnam mix muna ang tatanim natin. So, tanggalin muna. Maganda yung pagkakapak niya kasi mayroon silang nilagay na stick para pang support doon sa stem para hindi siya mababali. Ginawa na hindi matanggal yung lupa dito sa plant. Kaya medyo higpit yung pagkakabalot niya. In-advise naman nung pa, nung may-ari ng garden, na kung mas maganda daw, napasyalan na lang yung farm niya or yung garden niya sa Bulacan. Siguro sa susunod na mga araw, punta natin. Pasyalan. So, dapat yung label ay hindi dapat mawawala. Lagyan na natin ng soil mixture. So, tansyahin yung lalim niya para hindi siya lumubog masyado. Ayan, pwede na yan. So, ganyan. Pwede na natin. Sikin sa gilid, hindi masyadong ma-disturb yung roots. So ganyan mga kabagis, hindi ipupunoy para pag magdilig ay mayroon tayong space para sa tubig. So yan, pag yung label niya dapat ilagay din sa paso. Ito namang susunod ay Vera Orange. Vera Orange. Ito naman Winter Melon.
Ito yata mga kabagis yung tinatawag na top rail. May rail tapos may top rail pa. Kaya tigpi 300 pesos. Pero itatry ko rin dito sa La Trinidad, Benguet, na magparami. Kasi medyo malamig dito eh. Kung pwede siya, pwede siguro yung mga bakanting lote dito sa subdivision, pwede kong gamitin muna habang wala pa namang nakakapagpatayo yung may-ari. Then yung iba ay doon sa Pangasinan. Kasi bilang senior, hindi dapat walang ginagawa. Kasi lalong nakakatanda pag walang ginagawa ang senior. Kaya ito yung maging magandang gagawin na project ng mga senior citizens. Kasi ay kahit munting garden lang na ganito, kung hindi man na pang negosyo, ay pang stress reliever lang para pang palipas oras. Kung gawing negosyo ay maganda naman kasi itong plants, hindi naman nabubulok ito eh. Unlike doon sa mga ibang crops na kailangan pag nag-mature ay mabinta ka agad. Ito, kung hindi man may binta ka agad, ay hindi naman masisira. Habang magtatagal nga ito eh, lalong gumaganda eh, itong bougainvillea. Kaya magandang negosyo actually ito. Na yung pagkakalugi mo sa, dahil sa puhunan mo sa planting materials, ay mababa yung chance. Kasi nga, habang tumatagal ito, habang nagmamature, habang lumalaki yung branch niya, yung stem niya, lalong nagmamahal. Kaya magandang negosyo actually ito eh. Alam naman natin na yung mga magandang pangdekorasyon kasi sa mga garden, lalo sa front yard, yung mga grafted na medyo 5 feet ang taas, yun ang mabinta, mga 70,000 to 100,000 na yung ganun eh. Kaya yun ang objective natin na gawin, na i-produce. Ayan mga kabagis, na-repot na natin itong 15 na nabili natin mga bougainvillea varieties. Ang susunod naman natin gagawin ay magdilig tayo. So bali tatlong araw na mga kabagis na nasa shipping ito, kaya medyo nalalanti na yung dahon, kaya diligan na natin kasi nalipat na. Dapat mag-overflow. Tagos-tagosan yung tubig para basa lahat yung pati media. So ito mga kabagis, yung mga naunang nabiling na bougainvillea, ito ay Mahara Pink, 21 Jewel, ito naman yung Variegated Lilac, hindi ko alam yung name nito, yung variety niya, at saka ito rin. Itong isa ay yellow, katatapos niyang namulaklak, kaya natrimuan ko na siya.